gabi mga giliw naming taga-subaybay sa aming YouTube channel. Ako si Sards. Bago pang lahat, huwag po natin kalimutang pindutin ang like and subscribes and the notification bell. Ang ating paksa po sa ngayon ay dagdag kaalaman tungkol sa kung paano natin pangalagaan ang ating puso. Ang puso po natin ay isa sa pinaka-importanteng organ sa ating katawan. At kapag tumigil po ito sa pagtibok, ay maaari po natin itong ikamatay. Ayon po sa aking pananaliksik, may mga 10 natural na pamamaraan upang pangalagaan ang ating mga puso. Let's go at atin na pong talakayin ang mga ito. Tip number 1 po, alamin ang family history. Napakahalaga po na alamin natin ang ating family history kasi may mga sakit po na namamana yung kanilang tinatawag po na hereditary. Ang tatay ko po ay namatay sa sakit sa puso. So, maaring ang ako o ang kapatid ko po o ibang membro ng pamilya ay magkaroon din ng sakit sa puso para maging aware po tayo at mapaghandaan po natin. Kaya mahalaga po na malaman natin ang family history po natin. Tip number 2 po ay pagkakaroon ng tamang timbang. Importante po na magkaroon tayo ng tamang timbang para maiwasan po natin yung tinatawag na overweight. Yung para ma-maintain natin ating timbang ay kailangan po natin mag-exercise regularly. Tip number 3 po ay tumayo ng madalas. Ayon po sa pag-aaral, ang mga taong mas matagal ang pag-upo kaysa sa pagtayo ay sila po yung mas mataas na porsyento na magkaroon po ng heart attack kumpara sa mga nagkatrabaho ng matagal na nakatayo. Katulad po ng mga security guard, mga traffic enforcer na lagi nakatayo po sa daan, sila po ay mas lower risk ang na magkaroon po ng heart attack. Tip number 4 po ay pagkain po ng tamang nutrition. Kailangan po balance po ang ating kinakain. Kung maaari po ay sa pagkain natin ay may go, grow and glow. Yung kompleto po siya, hindi po siya pwedeng puro karne, puro isda. Kailangan po ay yung ating tinatawag po na balanced diet. Tip number 5 ay masaganang tulog. Sa mga bata po ay kailangan ng 8 to 7 hours na pagtulog, pero sa atin pong mga nakaka-edad na, hindi na po natin kayang matulog ng 8 hanggang 7 oras, mga 5 oras na lang po. Pero importante pa rin po yung enough sleep para maipahinga po natin ating mga pagod na katawan. Tip number 6 ay itigil ang paninigarilyo. Ayon po sa pag-aaral na ang smoking po ay isa sa mga dahilan po ng kamatayan ng tao kasi marami pong sakit ang dulot po ng paninigarilyo katulad ng lung cancer at iba pa. So kung naninigarilyo po tayo ay itigil na po natin para mapangalaga natin ang ating mga puso. Meron po tayong tinatawag na gradual withdrawal po para hindi po abrupt para sa mga talagang keen smoker para hindi sila mahirapan. Tip number 7 ay kailangan po natin laging masaya. Always smile. Kasi pag lagi po tayo nalulungkot, diyan po tayo nakakaroon ng depression. So kailangan smile. And the world smiles with you. May sabihin po tayo na ganun. Tip number 8 po is annual check-up. Kung maaari po ay kahit po once a year ay magpatingin po tayo sa doktor kahit wala po tayo nararamdaman para po malaman natin ang estado po ng ating kalusugan. Lalo po sa mga nagkakaedad, kailangan natin malaman na para maiwasan natin yung pagkakasakit. Pag kasi nalaman na natin na huli na ay mayrapan na po tayo na gamutin ito. So kailangan po natin ng annual check-up. Yung iba pa nga po is semi-annual, yung 2 beses sa isang taon magpa-check up. Depende po sa budget po nila. Tip number 9 is yung dental hygiene. Yung importante rin po yung ating mga ngipin, yung kalusugan nating mga ngipin. So, ang advice po ng mga dentist ay kung maaari daw po ay mga every 3 months po tayo magpalinis ng ngipin para ma-maintain natin ang tinatawag na dental hygiene. So, tip number 10 ay iwasan po natin ang stress. Huwag po na tayo masyadong mag-isip ng mag-pray po tayo lagi para ang ating problema ay malutas po. Huwag po tayong masyadong makihalo sa mga walang kwentang mga bagay.
para maiwasan po natin ang stress. So, lamang po yung aking may kayang ipaliwanag sa mga 10 na pamamaraan upang pangalagaan po ang ating mga puso. Kung meron po kayong may dagdag, is just comment po sa ibaba. At maraming salamat po, at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pagkasa ngayon, at umasa po kayo na patuloy kaming mabibigay ng kasiyahan po at makapuluhang mga paksa sa muling pagkikita. Keep safe, everyone.